So yo mga kaboom, kumusta? So parang kailan lang is nilabas yung Red Magic 9 Pro, which by the way, sobrang lakas at sobrang bilis na gaming phone. And ngayon, lumabas na yung Red Magic 9S Pro, which by the way, mas mabilis daw at mas malakas since overclocked na yung CPU at yung GPU niya. Pero ang gusto ko malaman dito mga kaboom is kung nasolusyonan kaya ni Red Magic yung naging problem ko dito 8 months ago, which is yung kanyang heating issue na nagre-result ng pag-auto shutdown ng mismong cellphone. Spoiler! Pero don't worry mga kaboom, no, lalo na kung may plano kang bumili ng Red Magic 9S Pro, hindi naman siya kasi basta-basta lang na nangyayari. Kung normal usage lang, kung nagbabrowse ka, kung nagsosocial media ka, nanonood ka ng YouTube videos, or kahit maglaro ka pa ng games at highest settings available, kahit ilang oras ka pa dyan maglaro, is hindi naman siya mag-auto shutdown. Pero bakit nangyari sa akin? Yan yung isa sa pag-uusapan natin mamaya. Pero bago ang lahat, is i-unbox muna natin itong Red Magic 9S Pro. Thank you din pala kay Pare Koy's TV and Tips kasi sa kanya galing tong Red Magic 9S Pro at kay Bossing Cotman dahil siya yung nag-asikaso sa pagpapadala ng cellphone. Anyway, yung itsura ng box is katulad lang din ng past Red Magic phones. Color silver at napakasimple lang niya, hindi katulad ng ibang gaming phones na makikita ninyo. Nandito yung charging brick, Type-C to Type-C cable, SIM ejector tool, documentations, case, at yung mismong cellphone. Yung hawak ko pala dito is yung 12GB RAM and 256GB storage variant na ang tawag dito na Red Magic is lit solid black na may pagka-textured yung design niya, unlike nung Red Magic 9 Pro ko na transparent black yung design. Available din siya in solid white design, which is yung frost variant niya na 12256GB din. And kung gusto niyo naman ng transparent design, available yung cyclone black and yung snowfall, which is merong 16GB na RAM and 512GB na storage na variants. Ang malupit din pala dito sa Red Magic 9 Pro series, kung mapapansin nyo yung camera bumps niya is sobrang flat na. Kasi sa ibang phones, lalo na kung naglalaro kayo, mapapansin nyo yung camera bumps is tumatama yung daliri ninyo. Dito sa Red Magic 9 Pro series is hindi nyo yon magiging problema. Under display din yung kanyang selfie camera, kaya naman full screen experience pag naglalaro kayo ng games or pag nanonood kayo gamit itong Red Magic 9S Pro. Nandito naman sa likod yung 22,000 RPM na cooling fans na parang part siya ng camera modules kung hindi nyo siya masyadong papansinin. Usapang performance naman, yung chipset na nakakabit dito is Snapdragon 8 Gen 3 na may overclocked GPU and CPU, kaya naman mas mabilis siya ng konti compared sa Red Magic 9 Pro. Meron tayo ditong 12GB na RAM and 12GB ulit na extended RAM. Pero pag ang kinuha nyo is yung Cyclone or yung Snowfall, alam ko 16GB na actual RAM and 10GB na extended RAM. Meron din tayo ditong 6500mAh na battery capacity na capable ng 80 watts na wired charging. Naka Android 14 na pala tayo, although isa to sa pangit sa Red Magic since yung software support nila is napakaigsi lang, around 2 years. Then nagbibigay lang sila ng isang major software update, which is para sa akin medyo nakaka-down. Kasi imagine mga kaboom, ang mahal-mahal ng phone mo, talagang pinag-ipunan mo siya, then after 1 to 2 years lang, possible kailangan mo na mag-upgrade. Kasi may mga ilang features na hindi na mare-receive ng phone mo kasi nga wala ng update. And worst possibility, after ilang years pa, eh may mga games and applications na hindi na supported yung old operating system mo. Pero to be fair lang, hindi lang naman sa Red Magic, even other gaming phones, eh problema din to. Kayo mga kaboom, sa tingin nyo, bakit kaya hindi mai-improve ng gaming phone companies yung kanilang software support? Comment your thoughts down below. Ngayon balik muna ulit tayo sa maganda, pag-usapan natin yung display. Meron tayo ditong 6.8 inches AMOLED display na merong 120Hz na refresh rate and up to 1600 nits na peak brightness. Kaya naman pag display yung pag-uusapan natin dito sa Red Magic 9S Pro, eh siguradong masasatisfy kayo kasi talagang ang ganda niya. Dagdag nyo pa dito yung under display front camera niya, eh siguradong walang magbabother sa inyo pag nanonood kayo. Balik ulit tayo sa performance, usapang benchmark, talagang dinudurog nitong Red Magic 9S Pro yung kakompetisyon niya. Nakakuha tayo ng 2.1 million AnTuTu score, best loop score na 5,573 na may lowest loop score na 5,095 at stability na 91.4% sa Wildlife Extreme Stress Test sa 3D Bench. And currently, itong phone na to yung may pinakamataas na score na nakuha dito sa benchmark. Same result dito sa Geekbench, Red Magic 9S Pro din yung currently top 1 ngayon na phone pagdating sa mga benchmark scores.
which proves kung gaano talaga kalakas itong Red Magic 9S Pro. Pero ang tanong, pagdating kaya sa actual gaming, solid pa rin kaya siya? So nagtry ako dito maglaro ng mga heavy games katulad na lang ng Genshin Impact, Call of Duty Warzone, PUBG Mobile, then dalawang mabibigat na emulators. So hindi na ako nagtry ng games kagaya ng Mobile Legends, Wild Rift, Call of Duty Mobile, kasi kung kakayanin nito yung mga games na sinubukan ko, sigurado kaya nito lahat. Anyway, unahin natin dito sa Genshin Impact. Ang recommended settings is high, pero nilagay ko siya sa highest at 60 FPS. And kung hindi ko nabanggit kanina, meron pala tayo ditong haptic shoulder triggers na pwede nyo iset to any controls or buttons na gusto ninyo. And sa Genshin Impact, minap ko siya to attack and sa dash. And ang ganda kasi very responsive siya. Pagdating naman sa performance ng game, sad to say hanggang 60 FPS pa rin tayo dito sa Genshin Impact. Although sigurado in the future kung magkaroon man ng 120 FPS dito sa game, kakayanin nitong phone yun. Good news din kasi kahit na naka-highest settings tayo, solid yung performance niya. Magkaroon man ng drops around 47 to 50 FPS, hindi na siya masyadong pansin, lalo na kung hindi naman naka-turn on yung FPS monitoring mo habang naglalaro kayo. Going naman sa PUBG Mobile, may dalawang settings kayong pwedeng gawin. Una is naka HDR yung graphics, then naka extreme yung frame rate, or naka ultra HDR yung graphics, then naka ultra din yung frame rate. Ang pinili ko is yung first option since mahalaga ang FPS lalo na sa mga competitive game kagaya nito. So hindi ako masyado naglalaro ng PUBG mula dati. Ngayon lang kasi madaming nagre-request sa inyo, pero based sa sinasabi ng iba, may Extreme Plus and Extreme Ultra daw na settings, which is yun yung 90 FPS and 120 FPS, pero sad to say hindi ko siya nakita dito sa Red Magic. Although pagdating sa gameplay, very solid siya. Talagang throughout the game, 60 FPS, hindi ko siya nakitang bumaba. And kung competitive ka, good news kasi meron siyang 2000 Hz na touch sampling rate na may average na 960 Hz, and 520 Hz sampling rate naman para sa kanyang shoulder triggers. Pagdating naman dito sa Call of Duty Warzone, pwede nyong isagad lahat ng settings, peak visual, uncap, FPS, lahat pwede nyong itaas. Yun nga lang, after a while na naglalaro kayo, expect nyo na magiging sobrang init ng cellphone ninyo. So nung nag-start yung game, actually very solid siya, and grabe, sobrang ganda ng graphics nitong Warzone, lalo na pag naka-peak yung ating visual quality. And yung FPS natin, very smooth, naglalaro siya around 70 to 90 FPS. Pero after a while na naglalaro kayo, medyo mafe-feel nyo na yung init sa kamay nyo, to the point na mahihirapan na kayong mag-focus maglaro kasi ang init nga sa kamay. Lalo na aluminum yung build ng phone, tapos wala pa akong gamit dito na phone case, talagang mainit talaga siya. Pero even though ito yung nare-reach na temperature ng phone, hindi naman nagkaroon ng drop sa performance ng game. Yung FPS natin, stable, ganun pa din. And wala akong na-feel na paglalag or pag-freeze or pag-ahang. Pero I suggest kung plano nyo maglaro ng sagad lahat ng settings, i-turn on nyo yung charge separation or yung bypass charging para naman hindi mabugbog sa init yung battery ng gaming phone mo. And at the same time, para mag-draw ng power sa adapter kesa naman sa battery. Bonus na lang din kung gusto nyo pang magdagdag ng external cooling fans, which para sa akin is makakatulong yan since sabi ko nga medyo umiinit talaga yung phone, lalo na kung isasagad nyo talaga yung settings ng game na nilalaro ninyo. Then after Warzone, nakipagbakbakan naman ako kay Muhammad Ali using the PS2 emulator para dito sa Android phone. Kita nyo naman kung gaano kasmooth. Ayun no, tulog si Muhammad Ali. So, hindi ko napapangalanan kung anong emulators yung gagamitin natin kasi medyo nagstrikto si YouTube regarding sa mga ganito. Pero kung familiar ka kung anong emulator to, ang maganda dito sa Red Magic 9S Pro is pwede nyong i-bump to maximum yung ating resolution, meaning yung old and blurry look sa original PlayStation 2 magiging parang HD pag nilaro nyo dito sa Red Magic 9S Pro. Kaya naman talagang may enjoy ko dito yung isa sa childhood game ko, which is yung God Hand. Familiar ka ba? Comment mo kung alam mo to. Nagtry din ako dito ng Switch emulator, kaso nga lang makikita nyo is nagiglitch siya, tapos yung FPS natin medyo bumabagsak. May ibang game katulad nitong Dragon Ball na nagsifreeze, yun talagang kailangan mo na i-exit yung emulator and mag-restart. Pero kung gagamitan natin ng latest version ng emulator at tamang driver para sa chipset nitong Red Magic 9S Pro, magiging okay at smooth yung playing experience mo dito. So mukhang ngayon kailangan nating bawian sa laban si Gyutaro, diba? Even yung pag
kakabahang or yung pag-freeze sa Dragon Ball na na-experience natin kanina, eh totally nawala na rin ngayon. And para makita kung gaano siya naging mas optimized is tinry ko pa siya i-compare sa Nintendo Switch OLED ko. And pagdating sa loading times ng game, eh grabe, ang laki ng difference. Pero pagdating sa actual game performance, eh almost magka-level lang sila. Pero syempre, at the end of the day, mas smooth pa rin talaga yung Nintendo Switch since nagra-run siya natively. And na maganda rin, even though naglaro ako ng iba't ibang games after ilang hours, eh hindi masyadong uminit yung phone. Meaning kung titignan nyo yung overheating issue ni Red Magic 9S Pro based sa mga benchmark, eh talagang parang failure siya. Kasi ayan no, nag-auto shutdown siya, hindi man lang niya matapos kahit isang stress test dito sa 3D benchmark. Tinry ko siya ng maximum brightness, medium brightness, at kahit lowest brightness, tinry ko na rin ng with cooling fans at walang cooling fans, and lagi siyang nag-auto shutdown. Kita nyo naman no, napakataas, 55 degrees Celsius. And yung only way lang para makita ko yung 3D bench score niya is gumamit ako ng external cooler. Pero kagaya nung sinabi ko kanina, dito lang naman sa benchmark test ko siya na experience na mag-auto shutdown, pagdating naman sa real-time gaming, eh okay naman siya. By the way, lahat pala ng ginawa kong benchmark and gaming kanina is nakabalance lang tayo, pero pwede nyo pa yan ilagay sa Echo or pwede nyo pang ilagay sa Ryze. Pero sa ngayon, as a casual gamer, ulitin ko ha, as a casual gamer, hindi ko nakikita yung reason para gamitin nyo pa yung Ryze mode. Since halos lahat naman ng game, eh kaya nyo nang patakbuhin dito and smooth naman sila. Tapos kung ganun siya uminit sa balance, paano pa kaya sa Ryze? Take note, meron pang Diablo mode, which is iaangat yung CPU at GPU performances mo ng maximum levels. So ngayon mga kabum, pag-usapan na natin yung presyo niya and antig na natin yung price niya locally. So tingnan natin dito sa Shopee. Yung slit variant niya is nagkakahalaga ng 47,999. Then yung Cyclone at yung Snowfall nagkakahalaga ng 57,599. Ngayon pagdating dito sa Lazada, medyo weird siya kasi kung titignan nyo, yung slit variant is 49,999. Then yung Frost ganun din, although out of stock siya. Yung Cyclone, ganun din yung presyo. And yung Snowfall, ganun din yung presyo. Take note na official Red Magic store to. Ayan o, Laz Mall flagship store. Then may isa pa ulit silang flagship store na same yung pangalan. And 49,999 din naman yung Slit. Pero yung Frost, ayan, 40,829. Then yung Cyclone and Snowfall, ganun din, 49,999. Although out of stock tong Snowfall, may stock yung Cyclone kaso magkapresyo sila ng 256GB at ng 512GB. So hindi ko alam kung may error ba between dito sa Lazada or sa presyo nila dito sa phones nila. Pero yun yung nakalagay as of now. Ngayon punta tayo sa sinasabi ng karamihan na weakest point ng isang gaming phone, which is yung kanyang camera. So ito yung ilan sa mga sample shots na nakuha natin gamit yung main camera nitong Red Magic 9S Pro, which is by the way 50 megapixel pala siya with OIS. And ang napansin ko lang dito sa mga photos na nakuha natin is medyo processed lang siya and oversaturated. Ito, pakita ko na lang sa inyo. So dito, pinipicturan ko yung Funko Pop ni Denji or ni Chainsaw Man and makikita nyo, color orange siya in real life. Pero sa photo is parang medyo malapit na siya mag-red. Same din nung pinipicturan ko yung sariling custom pop ko. Yun nga lang, hindi siya masyadong halata kasi color red na siya. Then tinry ko siya sa may green color kasi dito natin siya mas mapapansin. And ito yung sabi ko na medyo may pagka-oversaturated siya. Then ito naman ngayon yung sample video na kinuha natin between 1080p at 60fps at 4K at 60fps. Which is para sa akin good job kasi may ibang phones na lalo na pag gaming phone na hindi mo masyadong halata yung difference ng 1080 at ng 4K. Pero dito kita mo mas malinaw talaga pag 4K. Ito naman ngayon yung sample video pag ginamit natin yung stabilizer nitong Red Magic 9S Pro. Then ito yung example ng magkaibang lens ng camera at ng zoom niya. So meron tayo ditong ultra wide, main camera, 2 times, 5 times, and 10 times. And last but not the least, syempre kakalimutan ba natin si Mora? So kung hindi mo kilala kung sino si Mora, eh siya yung parang mascot ni Red Magic. So pwede mo siya ilagay as wallpaper and mag-i-interact siya sa'yo and pwede ka rin mag-interact sa kanya. An earthquake? Ugh, it was just the captain's prank.
Mora loves you. Speaking of wallpapers pala, ang daming ginawa dito ni Red Magic na creative wallpaper. Pero ang pinaka-naastigan ako dito is itong tinatawag na super wallpapers. So interactive siya na wallpapers na pwede nyong gamitin kung sakaling trip ninyo or kung naboboard lang kayo. Pero either way, ang astig niya. So ayun lang muna mga kaboom, sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. And don't forget to like, comment, and subscribe. Share nyo na din to sa mga kaibigan ninyo na nangangarap magkaroon ng sariling gaming phone nila someday. And ayun lang, ingat kayo palagi at maraming salamat.